Mapayapa raw sa kabuuan ang nangyaring eleksyon noong Lunes ayon sa Armed Forces of the Philippines. Pero naka-red alert pa rin daw ang militar hanggat hindi pa natatapos ang bilangan. May report si Bernadette Reyes. Maghahatid lang sana ng election returns ang isang volunteer ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa Dinas Zamboanga del Sur nang pagbabariling siya ng mga hindi pa nakikilala at armadong mga salarin. Nakilala ang nasawing biktima na si Lilia Olmido. Sugatan naman ang 14 anyos niyang anak. Bukod sa pagiging volunteer, isa ring katikista si Olmido. Ang iyagong trabaho, maoman tong pagpatunhay sa kalinaw, magkuha sa mga posibleng result. So, posible nga, aduna usay pagkaangin kaniya sa maonga kahintang. Na-recover sa crime scene ang 11 basyon ng M16 Armalite at isang empty magazine. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Armado rin ang 7 lalaking nanunog ng vote counting machine at ballot box sa Matuginaw, Samar. Ayon sa pulisya, pinasok ng mga sospek ang presinto ilang oras bago matapos ang botohan. Tinutukan din daw ng baril ang mga Board of Election Inspector. Nasa 300 na mga balotang nasunog, tanging ang receptacle na naglalaman ng mga resibo ang naitabi ng mga BEI. Bali kung bibilangin yan, i-open yung ballot receptacle and then manong manual counting yan. Which is ang ka-count niyan kasi nireceive namin yung Municipal Board of Canvassers. Hanggang ngayon, so still ano pa rin kami, naghahanap pa rin kami ng lead kung sino talaga ang may armed group na gumawa ng panununog. Sa kabila ng ilang karahasang na itala nitong nagdaang eleksyon, generally secure at safe daw ang naganap na botohan ayon sa AFP o Armed Forces of the Philippines. Nananatili namang naka-red alert ang militar hanggang sa matapos ang bilangan. Bernadette Reyes, GMA News.